Okay, we will start na po. Alam ko po na marami pa po kayong aasikasuhin sa araw na ito. So, praise the Lord! Tayo po ay magsisimula na ngayon sa ating morning prayer and devotion. Today is March 25, 2021. Parang hinihila na yung panahon na no, yung araw. Sobrang bilis, no? Ramdam natin na baka mamalayan natin, ay magpapasko na uli. Di po ba? Yun. Wag po, ano, no? Let's bring the atmosphere of faith, no? Yung atmosphere po ng faith ang atin pong ipalaganap. Hindi yung atmosphere ng fear, but faith, no? Salamat sa Panginoon na tayo po'y nagkasama-samang muli. Sabi nga, para saan ka gumigising araw-araw? Natatandaan ko, sabi po nung sagot ni Sister Ruby, ay, kasi para sa devotion, di po ba? Alam talagang tumatak siya sa ano, no? Parang kahit na natutulog ako, naririnig ko yung boses ni Sister Ruby. How much more na tumatak po sa puso ng Lord yung sinabi po ni Sister Ruby kanina, ay kahapon sa ating devotion. So ngayon po ay mananalangin po tayo bago po tayo magsimula sa ating morning prayer and devotion. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa araw na ito na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Lord, kami po ay mananatiling excited, Panginoon. Ano man ang mangyayari, Lord, sa araw na ito, isa lang yung alam namin, that you are with us, Lord, that you are helping us, Lord, that you remain in our lives, Lord. Wala pong kahit ano pa mang Panginoon ang pupwedeng makadistract sa aming pananampalataya po sa inyo. And nothing and no one can separate us from your love, O God. Lord, maraming salamat muli sa pahayagan mo sa umagang ito, maging sa ibang lugar, Panginoon, kung ano man po ang time sa kanila. Lord, we pray na lahat po kami ay mapagpala ng inyong salita. Lord, salamat po ng marami. Sa inyo lamang ang papuri, kaluwalhatian at kadakilaan. In Jesus' name, this we pray. Amen. Amen. Praise God. So, sa lahat po na ngayon ay nasa biyahe, ingatan po kayo ng Panginoon sa inyo pong paglalakbay, sa inyong patutunguhan po, ano, habang kayo po ay nakikinig at sumasabay dito po sa ating morning prayer and devotion. Kahapon po ating pinagbulay-bulayan ang Psalms 23. 2 days na po natin ito na ating binabaybay ang Psalms 23. Ang sabi po sa Psalms 23, "For the Lord is my shepherd, I shall not be in want." Na wala na tayong hahanapin pa. Si Lord yung shepherd natin eh. "The Lord is our shepherd, I shall not be in want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He restores my soul." So lahat po ng mabubuting bagay at lahat ng magagandang bagay, inilaan po ng Diyos para po yan sa atin. He came to save the world, to save you and me, kapatid, no? Sobra po tayong inaalagaan at iniingatan ni Lord. Ngayon po, ang sabi po, di ba, "Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your staff, they comfort me." So napakaganda po na we will fear no evil, 'di ba? Wala tayong katatakutan dahil alam natin that God is our shelter, God is our protector, God is our great comforter. No, hindi po tayo kailangan matakot, mangamba. Yan po yung paulit-ulit na reminder po sa atin ni Jesus. Many times po sinabi po niya, "Do not be afraid, just believe," 'di ba? Palagi pong ganyan eh. Kaya pala kasi si Jesus mismo naging nagkatawang tao po ang Diyos eh. Naging tao siya. Alam po niya na ang tao po ay matatakutin. 'Di ba? Na ang tao ay mahiling mag-worry. Kaya mismo siya naranasan po niya. Kaya palagi ang biling niya, "Manampalataya ka lang, huwag kang matakot. No, maniwala ka sa akin, huwag kang mangamba." 'Di po ba? Ngayon po sa Psalms 23, so nandun na po tayo sa verse 5. Ang sabi po, "You prepare a table for me in the presence of my enemies, and you anoint my head with oil, and my cup overflows." So, our God po is close to us. Sobrang close po sa atin ng Panginoon. Minsan, parang naisip natin, "Lord, ang parang ang layo-layo mo sa amin. Parang naririnig mo ba yung prayers namin?" Kasi,
paulit-ulit na po kaming nagpipray, pero bakit parang ang tagal? So, hindi po pwedeng ang Diyos ay maging malayo sa atin. Our God is so close to us. Sabi po, he illustrates just how God, masyado po siyang malapit sa ating mga buhay, ano? Palagi po niyang sinasabi na, lumapit ka, ang kapahingahan sa akin mo matatagpuan. In Matthew 11:28, no? Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal, nabibigat ang lubha, kayo ay aking pagpapahingahin. Siguro minsan po yung mga tao nagkakamali lang ng unang lalapitan. Di po ba? Imbes na ang Diyos ang unang lapitan, maaring yung kaibigan, wala naman pong masama na tayo'y lumapit sa kaibigan, pero mas maganda po na unahin po natin ang Diyos. Kasi He is close to us eh. Parang tayo lang po minsan ang nakakalimot. Yun po. So, hindi po tayo nag-iisa sa labang ito. No, meron po kasing laban ngayon. Ang mahirap, yung gera ngayon, itong laban na ito, invisible. Hindi po natin nakikita. Hindi po natin pwedeng hawakan or ano. Kumbaga, talagang ang tawag natin dito ay spiritual battle. So, meron pong spiritual battle na nangyayari ngayon. At ang ating weapon po ay walang iba, kundi ang ating pananampalataya sa Diyos, ang salita ng Diyos, yan po ang ating weapon. So, palagi po nating alalahanin that at all times, ang Diyos po ay malapit sa atin. At all times. Kung tayo man po ay nasasabak sa battle ngayon, kasama po natin si Lord. Sinasamahan po niya tayo. Lalong-lalo na po kayo na nagbibigay ng panahon every morning. Biro mo, kahit si Brother Jojo nagbiyahe, 'di ba? Meron siyang time to listen, no? Si Kuya, si Brother Zip, no? While at work, nagde-deliver siya ng mga kailangan niyang i-deliver, pero nakikinig siya, sumasabay siya. So, you are giving your time. At sa bawat isa po sa atin, alam ko pag umaga, pag mami, ang daming gagawin eh. Diba? Pag mga nanay, naku, hindi mauubusan ang gagawin. Pero inuuna po ninyo si Lord. Ay, naku, hindi po yan pwedeng isang tabi ng Panginoon at lalampasan. Naku, hindi po. Ang bawat sakripisyo po at ginagawa nyo na unahin po siya, lahat po yan ay may gantimpala. Tandaan nyo po yan. Sabi po sa Matthew 6:33, "But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all the things will be added unto you." No, inuna mo si Lord, ay nako, uunahin ka rin niya. Nasagutin ang panalangin mo. No, uunahin ka rin niya kasi inuna mo si Lord eh. Tapat si Lord sa pangako niya. Napaka-faithful po ni Lord. Pag sinabi po niya, gagawin po niya. Kaya inuna mo si Lord, sabi niya, seek first the kingdom of God and His righteousness. Susundin mo yung kalooban niya, yung katwiran niya. Di po ba? Ang lahat ng bagay ay idadagdag sa iyo. So, kasama po natin ang Lord sa battle pong ito ng COVID-19. Always remember that God is right there. No? Nandyan si Lord. Di po ba? Hindi po niya tayo iiwan, hindi po niya tayo pababayaan. He is close to us. So, yan po ang nais ng Diyos na sabihin sa atin ngayong umaga. God is close to us. He is just right there. Hindi tayo lalampasan ng Panginoon. Sabi nga, when in doubt, remember that Jesus, we were also given the Holy Spirit. Ang banal na Spirito po ay sumasa atin. No? Huwag po nating kakalimutan na ang banal na Spirito, ang makapangyariang Spirito ng ating Diyos ay sumasa atin pong lahat. And in last verse po, ang sabi rito, "Surely that your goodness and mercy will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever." Surely your goodness and mercy will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. God bless the reading or saying of His word po, ano, ngayong umaga. Ang sabi po, sigurado tayo na tayo po ay makakasama ng Diyos sa kanyang tahanan, sa kalangitan. Yan po naman ang pinaka-aasam natin, di po ba? Yung mawala man tayo sa mundong ito,
alam natin na tayo po ay sa Panginoon. Sa Panginoon tayo. Ang sabi po, napaka-amazing po ng Lord. Di po ba? That God is always to pursue us. Gusto po tayong i-pursue ni Lord. Hindi po siya tumitigil sa atin. Kahit pa anong iwas natin, minsan wala tayong time, pero pagka tinawag ka ni Lord, umaten ka, gagawa siya ng paraan, kahit pa anong himbing ng tulog mo, gigisingin ka ni Lord, kasi meron kang divine appointment sa Kanya. Di po ba? It's up to us kung uutusan natin itong laman na to, na bumangon na, makinig na, di po ba, at mag-focus na sa ating Panginoon. Ayan, so, He is the creator of the world, He is the creator of the universe, ang Diyos po, ang Diyos Ama, sabi nga, and He is always come after us, no? Palagi po siyang sunod ng sunod, sama ng sama, hindi tayo susukuan ni Lord, tandaan niyo po yan, hindi tayo susukuan ni Lord, kaya wag tayong susuko din, di po ba, na sumamba sa Panginoon. Meron ng awit eh, alam ko alam to ni Ate Susan eh. Sabi doon sa awit, hindi mapapagod ang pusong ito. Naawitan ka at mahalin. Hindi magsasawang ika'y sambahin. Bawat sandali papuri ko hihimigin. Yan nga po ang dalangin natin. Hindi tayo magsasawa, hindi tayo mapapagod, magbigay ng papuri at pagsamba sa Panginoon. Ngayon pa ba tayo susuko? Ngayon pa ba tayo mapapagod? Ngayon pa ba tayo magsasawa? Ay, hindi na. Di po ba? Dinala na tayo sa gantong klaseng kalagayan ng buhay na may pagsubok, na may pandemya, ay mas lalo po tayong mas pananabikan natin at tumakbo, no? Para po tayo ay pumunta sa presensya ng Panginoon. Nakaka-inlove po si Lord, lalo na ngayong pandemic, sobra pong nakaka-inlove. Di po ba? Na napakasarap talaga na isipin at damihin natin na ang Diyos po ay napakabuti sa ating mga buhay. Sobrang napakabuti po ni Lord. No, count every blessings po. Every gising is a blessing. Di po ba? Every gising is a blessing. Amen. Amen. Sabi po, ini-illustrate po ng Lord na meron po talaga tayong room in heaven. Sabi nga, and I will dwell in the house of the Lord forever. Alam niyo po, gusto kong basahin yung John 14:1. Maganda po itong John 14:1. Si Jesus po ang nagsasalita dito. Ang sabi po dito, sa John 14:1, sinabi ni Jesus sa kanila, huwag kayong mababagabag. Magtiwala kayo sa Diyos at magtiwala rin kayo sa akin. In verse 2 po, sa tahanan ng aking ama ay maraming silid. Pupunta ako roon para ipaghanda kayo ng lugar. Hindi ko ito sasabihin kung hindi ito totoo. Nauna na po si Jesus, no? Sabi niya, pupunta ako doon, ipaghahanda ko kayo ng lugar. Wow, di po ba? Magkaka-roommate tayo ron, mga kapatid. Amen! Amen! Dito pa lang, pinapractice na natin, di po ba? Kahit virtual. Pero ang ganda ng pangako ng Panginoon, di po ba? Sa lugar ng aking ama ay maraming silid. Sabi, pupunta ako doon at ipaghahanda ko kayo. Wow, praise the Lord! Sobrang nakaka-excite. Alam niyo po, yan po kasi yung forever eh. Yung may forever talaga doon sa piling ng ating Panginoon. Dito po wala. Kasi limitado lang ang taon, ang number of years natin dito sa mundo. Kaya nga po, tayo ay ginagawa natin to. Hindi para lamang dito sa buhay natin, ano, dito sa pansamantalang buhay natin sa mundo. Kundi even in eternity po, ready po tayo. At tayo rin po yung magkakasama doon. Maaring hindi tayo magkitas dito sa mundo, personal, magkaharap. Pero pagdating sa langit, at nakita na natin, nandun na talaga tayong lahat,
Tapos sabihin, ay, ikaw po yung ano, yung kasama ko dun sa virtual, sa morning devotion. Di po ba? Praise the Lord. Kaya wag po natin katakutan. Wag tayong matakot sa kung ano po yung pwede nating puntahan. Eh, wala po nakakatakot. Alam natin, sa heaven naman tayo pupunta in the end. Di po ba? Yan. So, tayo po ay dapat patuloy na palaging makaranas ng excitement, no? Lagyan ng Lord ng joy yung mga puso natin. Hindi po puro na lang tayo nangangamba. Kaya nga, magiging parang ano na lang po ang buhay natin eh. Magiging ordinary na lang po na dumadaan, lumilipas yung bawat araw. Ito yung numbers ng nagkaroon ng COVID. Di po ba? Yan yung dami na nagkaroon ng COVID. Pero tayo, ay hindi, may promise si Lord eh. May promise si Lord sa akin. Hindi kami maapektuhan. Di po ba? Hindi kami maapektuhan kasi sinasamahan kami ng Lord, no? Ginagabayan kami ng Panginoon. Iniingatan kami ng Panginoon. Di po ba? Ngayon po, wala po kasi tayong ano eh, parang interaction na po pwede po kayong ano, dahil nga po sa maikling oras lang. You can send me message po if you have any prayer request na gusto niyo pong ipanalangin ko po during my prayer and devotion time. So, pwede naman po 'yon. Mag-send lang po kayo ng ano ng prayer request at ito po ay aking isasama sa aking prayer list po every morning. Ako po ay ginigising ng Lord ng 5 a.m. every day. Whether I like it or not, talagang automatic dumidilat na ako ng kanina 5:02, pero kailangan bumangon kasi alam ko may divine appointment ako sa Panginoon para magbigay ng papuri sa Kanya. So, nandun din po na kailangan po na ipanalangin ang lahat po ng humihingi ng panalangin. So, let's pray for one another po. Ako rin po ay isama nyo rin sa panalangin din po ninyo. Tayo po ay magpanalanginan sa isa't isa. Sige po, tayo pong lahat ay manalangin ngayong umaga. Nawa ang lahat po ay napagpala ng ating Diyos na buhay sa kanyang buhay na salita at banal na salita po. Sige po, let us pray po. Dakilang Diyos na mabuti, mapagmahal, maaasahan, Diyos na makapangyarihan na gumawa ng langit at lupa, Diyos na may-ari ng aming mga buhay, kami po ay lumalapit ngayon, O Diyos, sa banal na trono po ninyo. Lord, humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga kasalanan. Lord, sa lahat ng mga nagiging hadlang upang hindi ka makakilos sa buhay namin, Panginoon, nagpapakumbaba po kami. Nagpapalinis sa banal na dugo ng aming Panginoong Jesus na itinigis sa krus ng Kalbaryo more than 2,000 years ago, Lord. Lord, ang buhay na hiwalay po sa inyo ay walang katagumpayan. Ang buhay na hiwalay sa inyo, wala pong magagawa. Lord, we need you in our lives, Lord. Kailangan po namin ang presensya ninyo, O Diyos. Kailangan ka namin, Panginoong Jesus, sa aming mga buhay. Pinapapasok ka namin sa aming puso, sa aming buhay. Pagharian mo po ang aming buhay, O Diyos. Maging Master, Savior, King ng aming buhay, ikaw lamang yon, Panginoong Jesus. Lord, salamat ng marami. Batid mo, Panginoon, ang sitwasyon ng buhay ng bawat isa na ngayon po ay present dito sa messenger room. Lord, iba ang sitwasyon namin, O Lord. Iba't iba ang pagsubok na aming pinagdadaanan. Lord, ikaw po ang nakababatid lamang nito. Lord, ang dalangin po namin mula dyan sa trono nyo, sa kalangitan, Panginoon, alam namin nakatunghay ka sa buhay po ng bawat isa. Dinidinig mo ang panalangin namin, Panginoon, at ito po ay inyong sasagutin. Lord, we pray for one another, Panginoon. Anuman ang problema, anuman po, Panginoon, ang trial sufferings, Lord, na pinagdadaanan po ng bawat isa. Lord, sabi mo, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan, saan man kami pumaroon, kasama ka namin. You are our great healer, our great physician. You are our great provider. You are the Prince of Peace, Lord. Lord, amin pong hinihiling maranasan po namin ang pagpapala
na higit pa sa inaasahan namin, Panginoon. Yan po ang promise mo, Lord. We pray for healing, Panginoon, sa lahat ng may sakit at karamdaman, hindi lamang sa aming pamilya, but even, Lord, sa lahat po ng tao sa buong mundo na ngayon po ay nagsasuffer sa sakit na COVID-19. In the name of Jesus, even, Lord, yung mga ibang uri ng sakit, Panginoon, we pray for your divine healing, O God. Be upon them, O God, in Jesus' name. We pray, Lord, sa napakaraming tao na ngayon po ay mga walang trabaho. Ang mga negosyo na naapektuhan, Panginoon, we pray, Lord, for your great provision, O God, in Jesus' name. Lord, i-sustain mo po ang pangangailangan ng bawat pamilya, lalong-lalo na sa panahon ngayon, Lord, na lockdown na naman. Lord, we pray na wala pong magugutom, wala pong mamamalimos. Lord, gumawa ka po ng kaparaanan, Panginoon, kung papaano pinaulan mo ng mana ang mga Israelites, Lord. We pray, Lord, magpaulan ka, Panginoon, ng biyaya mula dyan sa langit, Panginoon, para sa lahat po ng tao sa buong mundo. Lord, we pray na punuin mo po ng kagalakan ang puso ng bawat isa. Despite of this pandemic, Lord, your children will enjoy plenty, plenty of joy. Plenty of peace, plenty of blessings, Lord, coming down from heaven, O God. Lord, maraming salamat sa buhay ng bawat isa na ngayon po ay present. Ano man po ang mga schedules nila ngayon, ano man, Panginoon, ang mga gagawin ng bawat isa, kung may mga transaction man, meeting man, Panginoon, pagtagumpayin mo po, Panginoon, ang mga ginagawa ng iyong mga anak. Lord, lahat ng pupuntahan nila, Panginoon, ingatan niyo po ang buhay ng bawat isa. Balutan mo po ng banal mong dugo ang buhay ng bawat isa, O Diyos. Walang anumang gawa at tangka ng kaaway sa buhay ng bawat isa ang makakapenetrate sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ingatan niyo po ang aming buong pamilya. Ingatan niyo po ang aming buong sambahayan. Ingatan niyo po, Panginoon, ang aming kabuhayan, ang lahat ng mga tinatangkilik namin sa mundong ito. Lord, alam namin na kami po ay katiwala mo lamang, Panginoon. Gamitin mo po ang buhay namin, O Diyos, para lamang po sa kaluwalhatian at kalooban po ninyo, Panginoon. Lord, maraming pong salamat sa everyday morning devotion namin, Lord. It's not by our might nor by power, but only by your Spirit, Lord. Kaya po nagagawa namin ito. Tanging sa biyaya mo lamang, O Diyos. Ito po ang dalangin namin. Papuri, tanging sa iyo lamang, karangalan, kaluwalhatian. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Tayo po ay saglit na mag-picture taking po. Ito po, picture-picture po tayo. Sa Diyos po ang papuri. Glory be to God. 1, 2, 3. And on the next page po, wait lang po ha. Wait lang po. Glory to God!